So what's up guys, it's your boy Fake Player TV. Welcome back to my YouTube channel for my another video tutorial. So in this video guys, tuturuan ko kayo kung paano nyo ma-secure ang inyong mga Mobile Legends account. So kahit ano pang pangahak ang gawin ng hacker, is hindi niya makukuha ng basta-basta yung mga Mobile Legends account nyo. Make sure lang na tapusin nyo itong video tutorial ko para alam nyo ang inyong gagawin. Pero bago tayo mag-umpisa, make sure na nakasubscribe ka dito sa aking YouTube channel at i-click yung notification bell para lagi kang updated para sa mga susunod nating uploads. At halika, atin nang umpisahan. So at eto na guys no, atin ang uumpisahan. So kung napapanood itong video na ito, mas mabuti na panoorin nyo ito hanggang sa matapos at sundin nyo agad para kung gusto nyo ma-secure yung mga Mobile Legends account nyo. So yung step number 1 natin dito guys para ma-secure yung mga Mobile Legends account nyo is dapat nakakonect yung email address nyo sa Moonton account. Okay? Yan yung step 1. Then yung step 2 naman guys is dapat merong nakabind dyan na phone number. Kasi yan yung pinaka-importante ngayon guys. Pag once na na-hack yung account nyo, pwede nyo e-retrieve gamit lang yung phone number nyo. Okay, kaya maglalagay tayo ng phone number ngayon sa ating Mobile Legends account. Kasi yan yung pinaka-powerful ngayon kaysa sa email address. So yung email address ngayon kasi guys is matatanggal pa. Pero yung phone number na nakakonect dyan is kahit anong retrieve nyo pa sa account nyo is hindi yan matatanggal. So ayan guys, ilalagay natin yung phone number natin para ma-secure talaga natin yung account. So ito yung problema ngayon guys, mahirap i-retrieve yung account kapag merong nakabind na phone number na hindi sa iyo. Tapos kahit anong retrieve mo sa account, may ma-open at ma-open pa din ng hacker. So dyan tayo nagkakaproblema. Kaya kung wala pa nakakonect na phone number dyan sa mga ML accounts nyo, mag-connect na kayo para ma-secure nyo talaga yung mga Mobile Legends account nyo. So yan, maglalagay tayo guys. Then mamaya yung step 3 naman natin, magbabind muna tayo ng phone number. So ganito lang magbind ng phone number guys. So dapat ingatan nyo yung mga phone number nyo para hindi mawala. Ayan. So dito naman sa phone number guys, pwede kayo mag-change email address gamit lang yung phone number. Pwede din kayo mag-change password gamit lang yung phone number nyo. So ganun naka-powerful yung phone number ngayon. So yung third step naman natin guys is dapat merong kayong secondary verification. So para naman saan yung secondary verification? So pag once meron kayong secondary verification guys, is hindi basta-basta makapag-bind ng social media accounts yung hacker. So katulad ng Facebook, TikTok, VK. So kailangan pa ng secondary password para makapag-connect siya ng third party accounts. So yun lang guys, at sana nakatulong itong video na ito. So thank you sa mga lahat na nanonood. Peace out.